Welcome po sa aming channel kung saan pinag-usapan yung mga topic sa baka na bihira ma-mention at pag-usapan. Sabi ni Bata. Kung makikita nyo, may sugat sa bandang baywang yung batang baka namin. Munti ka na siyang mamatay at madisgrasya. Pero masigla pa rin yung batang baka kahit na munti ka na siyang mapahamak. Sa pag-aalaga po ng baka, kailangan din po natin ng prayers at panalangin. Makikita ang kahit na na-aksidente siya, malambing pa rin yung baka. Alam ng mga baka kung sino yung amo nila at maglalambing sila sa mga ito. Kapag may alaga kayong baka, lagi niya silang hahawakan. Dito naganap yung aksidente sa batang baka namin. Valentine's, bagong nose ring siya kaya masakit ang ilong niyan. Pero yung batang baka lumapit kay Valentine's at naglaro-laro sila. Yung tali ay pumulupot sa bewang ng batang baka namin. At ito yung itsura ng batang baka namin nang napulupotan ng lubid. May sugat na nagmarka. Mabuti at maagang nakita yung aksidente on the spot. Kung hindi, mapapahamak yung batang baka. Minsan may mga aksidenteng pwedeng mag-cause ng loss sa ating mga magbabaka. Minsan may mga freak accident, hindi mo malalaman na ganun pala yung mangyayari. Pero nagpapasalamat kami dahil buhay yung batang baka. Batang baka natin. Kung magkasakit ha. Yung kasama mo may sakit. Nagkasakit yata yung kaibigan na baka niya. Napansin ng tatay ko na matamlay yung kaibigan na baka. Kaya mahalaga pong lagi nating babaunan ng prayers pati yung mga alaga nating baka. Huwag po nating mamalitin yung prayers at yung pag-iingat ng Diyos sa ating mga alaga. Maraming pagkakataon na yung mga magbabaka ay namamantayan ng baka dahil sa mga freak accident. Kaya masayang ipagpasalamat na buhay yung baby baka natin. Wala pa rin kasi siyang pangalan at hindi pa rin natin nabibigyan. Yung mga baka po ay likas na nag-i-explore. Yung mga batang baka, kung saan-saan lumulusot yan. Kapag mga batang baka, hindi pa rin sila malakas kumain ng pagkain, kaya hindi sila attracted sa mga malalaking damo o mga pagkain damo. Yung atensyon ng mga maliliit na baka ay nasa paglalaro. Ang mahirap pa naman ngayon ay planting season na. Marami ng mga farmers ang nagtatanim ng gulay. Isa sa mga pinakakinakatakutan namin ay yung kung yung mga baka ay makawala at pumasok sa gulayan. Upang maproteksyonan yung mga tanim nila, binabakuran ng mga farmer ng gulay yung kanilang mga alagang halaman. Kaya binabakuran para hindi makalapit yung mga baka at iba pang hayop na pwedeng sumalantas sa tanim nila. Kung mapapansin nyo, napakabait ng mga batang baka namin. Yan, hawakan mo lang tayo. Lahat ng magbabaka ay kayang paamuhin yung mga batang baka nila kung sa kanila lumaki yung mga baka. Pero napakahirap paamuhin yung mga baka pag hindi sa inyo lumaki. Sa susunod, ituturo namin sa inyo kung paano magpaamo ng mga baka. Pero kung makikita nyo, yung baka na maliit ay lagi nakasama ng nanay niya. Ginagamit ng mga batang baka yung observation nila kung kailan kakain, kung kailan lalapit sa nanay. At ito ay kanilang bonding session. Yung nanay na baka naman ay alam din kung kailan ng oras ng delivery ng pagkain niya. Na napapansin ko, hindi siya kakain ng natural grass hanggat hindi dumarating yung delivery niya ng mga damo. Kaya masasabi natin talagang malakas sa mga baka ang familiarity o paulit-ulit na ginagawa. Dahil paulit-ulit namin ginagawa, nasanay na kami sa pagde-deliver ng mga pagkain ng baka. Hindi pa rin perpekto yung mga ginagawa namin, pero masasabi naming efficient na yung nagagawa namin. Ito yung baka na naka-aksidente sa maliit na baka. Siya si Valentine's. Magkapatid pa naman sila. Andito yung dalawang laboy na baka, kaya safe sila dahil nasa tabi lang sila ng nanay na baka.
nagsisimula yung mga batang baka sa pag-observe-observe kung ano yung kinakain na pagkain ng nanay nila. Kung mapapansin nyo, yung tali sa leeg ng batang bakag, parang ganyan din yung nangyari sa kanila ng kapatid niya. Pumulupot. Pero dahil pareho silang nasasaktan kasi bago lang inosin ni Valentine's at siya naman naihipit, siguro nasaktan sila pareho kaya naghilahan silang dalawa.